有见证。Welcome back to my channel, mga kabunso, kakyut at mga kamamigs. Ngayon nga ay ipapaalala ko sa inyo ang mga katagang binitawan ni Mahal noong nabubuhay pa siya sa harapan mismo ni Migs at sa harapan ng kamera at sa harapan ng mga fans na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Kung matatandaan natin, mayroong vlog ang Mamigs na kung saan pinaprank ni Migs si Mahal. Sinasabi nito na tama na at titigil na nila ang kanilang pagtatandem at kanilang pag-vlog. Kung saan nagkaiyakan pa silang dalawa kahit pa prank ito. At nagbigay nga ng mensahe si Mahal sa mga bashers noon ni Bunso Migs Molino. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nagmensahe si Mahal sa mga bashers ni Migs. Ayon nga sa sinabi ni Mahal, tigilan na raw nila si Migs. At sila daw ay magtandem at hindi kaya ni Mahal ang mag-isa at hindi kaya ni Mahal na wala si Migs Molino. Kaya sana daw ay wag nilang i-bash si Migs dahil mahal raw niya si Migs Molino at happy-happy lang daw. Iyon nga ang ilan sa mga tagang binitawan ni Mahal upang labanan ang mga bashers ni Bunso Migs Molino. Hindi iyon ang unang pagkakataon. Maraming beses na sinabi ni Mahal o nakiusap si Mahal on cam sa mga bashers ni Bunso na tigilan na si Bunso. Alam naman natin na ang mga bashers na iyon ay nagmula lamang sa mga solid supporters lamang ni Mahal. At syempre, sa pag-iisip nila na maraming beses na nga nagka-boyfriend si Mahal sa showbiz at isinapubliko ito. At syempre, ang madalas nilang iniisip ay lolokohin, gagamitin at peperahan lamang si Mahal. Pero alam naman ni Mahal sa sarili niya at base na rin sa pagsasama nila ni Migs na ibang-iba si Migs Molino sa mga lalaking nakarelasyon niya o naka-live-in niya. Dahil hindi kailangan ni Migs ng pera o anumang ari-arian ni Mahal. Dahil hindi pa man sila magka-tandem or magkasama sa vlog, alam naman natin na indie actor at modelo na si Bunso Migs Molino. At may mga business siya, which is isa na nga yung Glamour Sense. At alam natin na ilang beses na rin na nakapag out of the country si Bunso para sa kanyang mga projects. At syempre, hindi lamang iyon dahil may iba pa siyang mga pinagkakaabalahan sa buhay, kagaya na lamang ng pagiging gym instructor at pagiging isang dancer. Ngayon, ang mga bashers ni Migs Molino ay nagmumula na naman muli sa mga solid supporters ni Mahal lamang at nagmumula na rin sa pamilya ni Mahal. Alam natin o maaaring noong nabubuhay pa si Mahal ay hindi talaga in good terms si Mahal sa kanyang pamilya o mayroong namumuong tensyon o problema sa kanila kaya hindi napipirmi si Mahal sa kanilang tahanan. Baka ito rin ang dahilan kung bakit hindi ganoon kapanatag ang loob ni Bunso sa pamilya ni Mahal dahil baka siguro ay may mga napag-uusapan silang sikreto o mga hinanaing ni Bunso sa kanyang pamilya. Siyempre labas na ron ang kanyang tatay dahil alam naman natin kung gaano kamahal ni Mahal ang kanyang tatay na naunang pumanaw sa kanya. Iyon nga siguro ang dahilan kung bakit hindi rin ganoon ka-attach si Bunso sa pamilya Tesorero at nakikipag-ugnayan na lamang siya sa mga ito, alang-alang na rin kay Mahal bilang pagrespeto at paggalang sa pamilya ni Mahal maging kay Mahal. Kung may mga nagawa mang kasalanan ang Tesorero family, mas maigi na wag nating idamay si Cutie Mahal. Manatili pa rin buo ang salitang Mamigs na binubuo ni Mahal at ni Migs Molino. Samantala, bago ko tapusin ang video na ito, ikaw na nanonood ngayon, naalala mo rin ba ang pagtatanggol na ginawa ni Mahal kay Migs? Kung oo, comment down below. That's all for today's vlog. I hope you enjoyed it. If you did, please like and subscribe to my channel and turn on the bell button to keep you updated on my new videos. Keep.
Thanks for watching New Gen Trends.